galing mo sa loob. Yung puso ko natin, yun ang bukal. Amen? Saka, I'd like us to talk about greatly and more on this subject in preparation for the coming Sunday. We're missing a plenty of our church members, probably because of the rain. Ako din ay natalitian din kahapon. Isang araw pa, prayer ng prayer talaga ako na hindi ako sisipunin. Di ba, Jay? Tayo talaga, pag ano, inaambunan ka pa, pumunta ng nas papa ni Guru. Ano ka na, no? si Antini mo, iba na, basta nga magulang, ayaw ka pa siya, ayaw ka pa taliksik, ayaw ka. So, I was praying, asking, Lord, malapit na yung Thanksgiving namin. Tomorrow is also Sunday ngayon. Sabi ko, Lord, I want to be well. I need to be strong. I need to be in shape. I need to be in good health. Because I want to appear before you, Almighty God. Aren't you happy that you're in good health? Amen? Amen. Kayo ba'y masaya? Sabihan mo din yung katabi mo, sabi mo, kapatid. Masaya ako. I-express mo yung ano. Sige, sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, ako'y masaya ngayong umagang ito. Amen. Very happy to see Brother Peter and si Sister his wife. Okay, before we go to the Word of God, bago natin tanggapin ho ang salita ng Panginoon, abundansya ho ang salita ho ng Panginoon, mayaman na mayaman ho ang salita ho ng Diyos. Ondo, ibian abundansya at palabra del Señor ara, no? Para ko natin, antes kita ay recibi, con el eternal palabra del Diyos, mag-fellowship anay kita uno y otro. No? Pwede ta 11, Gospel of Luke chapter 17 hanggang 18 po. Yun po ang ating passage this morning. Luke chapter 17, beginning 17 until 18. I included the passage para mabasa talaga natin lahat. Anyway, you are browsing your Bible. Ayun. Minsan lang ako nagtatanong si Jesus sa Biblia. Alam niyo ba yan? Kwantos beses lang ilit ang pregunta? Si Mirante na Biblia? Kinagadle tanto si tang kwento si Eli, importante. Kasi hindi si Iguan ko na ito, Jeremy, lasangan lang, no? Diba? Well, hente lang kita. Pero Eli, si Tabla, si Costa Ganyan, tasalay na subo, boka. Pinimigol si Genesis, Genesis truth. May katotohanan, no? Yung truth ho, nakasabay ho. Tanong muna ng ating Panginoon, sabi niya, we're not all 10 cleansed. Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? God bless the reading of His word. Ang Diyos ho'y namangha si Jesus. In a negative way, siya ho'y nagdismaya, if you will take it. Nasaktan ho ang ating Panginoon. Alam ba ninyo din na ang Diyos ay nasasaktan din? Sabihin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, ang Diyos ay nasasaktan din. Kasi ni duele ang gaton sa inyo. Kwandos? Kwando? Dito sabi niya, 10 katao ang pinagaling ho ng Panginoon. Hindi ho yung basta-bastang ano eh, sakit, karamdaman. Ketong. Ngayon, this time, may lunas na po yung ganong klaseng sakit. Pero sa kanila ho, incurable ho yun. Yun ang pinaka kinatatakutan ho na sakit sa kanilang panahon. Pinagaling ho ni Jesus. Hindi ho basta-bastang ano, kagalingan, lunas na binigay ng Panginoon sa 10. Yung siyam ho'y nakalimot ho sa Panginoon. Pero yung isa ho, naalala niya ang Diyos. Bumalik talaga siya sa Panginoon. Siya ho'y nagpakumbaba at ibinalik niya ang kaluwalhatian at pagpasalamat ho sa ating Panginoon. Sabi niya, Panginoon, salamat sa pagpagaling po ninyo sa aking karamdaman. Alam ba ninyo, kailan ho nasasaktan ang Diyos? Nung hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Amen? Amen. Ang dahilan ho, bakit nandito kayo ngayong umaga dito, sapagkat kayo ay gustong magpasalamat sa Panginoon. Amen? Yes. Sige ho, huwag natin sayangin ang oras, taso natin yung mga kamay mo natin. Ito yung prinsipyo ng Panginoon. Hindi siya pumupuwersa ho, kahit nino man na sinasabihan tayo, tinatadyakan, oy, pasalamatan mo ako ha.
o iyong malaking kamay ho ng Panginoon, nilalagay ho sa ligo natin, kinukuga ho natin, yung tatay ko, dati ko, nandito, Sir Ed, praise God. Nung isang araw lang natin kami nagdaro, usap ni Sister Delia, okay ho, yung daddy natin sa church. Hindi ho pumupunta ang Diyos ho sa isang tao, at saka yung ang Panginoon kasi ho ay may malaking kamay. Pag-usapan natin yan last Sunday na yung ang buong kalangitan ay ang trono niya. At saka gaano ho kalaki ang kalaki ng mundo. Yun ang mundo ho, yung planet Earth is only a footstool kung saan ho nilalagay ang kanyang paa. Hindi ho yung kanyang ano, malaking kamay nilalagay ho sa ligo natin. O tinatadyak-tadyakan tayo o pinupush-push ho tayo. Sinasabihan, oy, pasalamatan mo ako ha. Uy, pasalamatan mo ako ha. May isa akong palabra galing sa Chabacano na natutunan ko at hindi ko makakalimutan. And it makes sense. Eldi aton senior, hindi si elitang sunsa ka ho naton. Nagtindihan ho ninyo? Yung ano ho, binibless ho tayo, hindi tayo kinikwentahan ho ng Panginoon. Hindi tayo sinasabihan, ako nagbigay sa iyo ng buhay, kailangan magpapasalamat ka sa akin. Hindi nababantay ang Panginoon tsaka nagdadala ho ng bakos to. Matagal tong gumigising ha. Tapos hihintay tayo paggising. Hoy, ang kailangan ang unang lalabas sa iyong bibig ha. Thank you Lord, thank you Lord. Eh nakalimutan man, ang unang kinuha ho ang cellphone. Tinignan yung Facebook. Tsaka pupunta ba ang Panginoon at saka magagalik sa atin at saka ginaganon tayo, ako galit ako sa iyo sapagkat hindi ka marunong magpasalamat. Hindi ho ganon ang Diyos ho natin. Hindi ho ganon ang kanyang ugali. Hindi ho ganon ang kanyang puso. Hindi ho pumupwersa ang Panginoon sa pagpapasalamat ho. But alam niyo ba, ang Panginoon ho, nag-i-expect talaga ho sa atin na siya ho'y babalikan ho natin every time. At binibigay ho natin ang glorya ho sa kanyang kaluwalhatian. At galing ho sa bibig, bukal ho sa puso ho natin, binabalik-balikan ho natin ang Panginoon, pinapasalamatan ho natin siya. Marami hong beses talaga ho. Dami hong, sa dami ho ng tao, ay hindi na tayo titiin ho sa iba, sa ating buhay na lang ho, isa't isa ho, daming mga beses ho, hindi lang natin alam, na nanasasaktan ho natin ang Panginoon sapagkat hindi tayo nagsabi, hindi tayo marunong magsabi ho sa Kanya, hindi ba natin siya napasalamatan ho? Hindi lang ho sa mga malalaking bagay, kuhit kay niyo sa mga maliliit ho na bagay. Amen? I will be 25 years already being a pastor on November 11. Kasi yun ho ang installation ko po. You know, ang unang pagsamba ho natin dito sa Zamboanga, it was 1991. Kaya nga yung Thanksgiving ho natin, naka-schedule next Sunday kasi that's the nearest Sunday of November 11. Hindi man ako ganito noon. Gaya din ninyo, I'm still in the process, ano ho? Nobody is perfect. Tayo ho ay in the formation na ano ho, si Lord ho ay nagmumold pa sa atin, nagwo-work pa sa buhay natin para we will become like Christ. Eh, before, yung character ko, is not like this na kahit maliit, kahit hindi yung masyadong maganda, kahit hindi, minsan ho, to the extent hindi ko masyadong gusto. But in the process, in the 25 years of our service ni Lord, kami ho ni Sister Delia, natutunan ko ho na dapat ho papasalamatan ho ang Panginoon. Minsan ho, kinatry tayo ng Lord eh. Akala ho natin, minsan ho, inakala ho ng tao na dapat lang pasalamatan ang Panginoon pag baka ka-receive tayo ng yung talagang dambuhala at saka malaki yung blessings. Minsan ho, ang ginagawa ho ng Panginoon, quite the opposite. Yung mga maliliit at saka yung parang hindi natin gusto ba? At hindi ho tawag nito yung nakakuha ho sa ating pansin ho minsan. Alala ko, mga ilang taon ho,
May mga kapatiran na gagamitin ho ng Panginoon. Hindi ko talaga na kakalimutan yun, mga kapatid. May isa hong bagong membro ho ng simbahan. At saka, nag-a-arrange ho sa kanilang aparador. Nakakita ho, ang husband kasi ho, sa kanyang kabataan, sumusuot ho ng mga long sleeve at saka pantalon ho at saka tie. Sa pag-ano ho ng sister, masaya-masaya ho sister kasi nakita niya yung lumang polo at saka lumang pantalon at saka lumang tie. Very excited ho sa Panginoon kasi bago lang ho sa simbahan ho, bago lang sa serviso ng Panginoon, sinabi niya sa kanya, Dad, bigyan natin ito kapastor ha. Following Sunday, talaga nilagay ho sa salupin. Tsaka siguro nilabhan yun kasi nakahangir ilang taon. Bumalik sa akin at pinuntahan ako, sabi niya, Pastor, bigay ko ito sa iyo. You know, through the years, in 25 years, natutunan ko talaga na ano yung matanggap po natin sa Panginoon, maliit man or malaki, gusto man natin, minsan hindi ho time natin. Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, minsan hindi time natin. Pag tayo'y nakakatanggap blessings galing sa Panginoon, kailangan marunong tayong magsabi, Thank you, Lord! Amen? Yeah. Sa church kasi, pag-uwi sa bahay, binuksan ko yung salpin. Siguro mga late 70s o yun, o early 80s. Mga 2005 siguro, 2006. See the comparison, by the trend and the mode. Pagbukas ko sa damit, talagang hindi pa talaga masyadong nagamit eh. Tsaka kunting mamahalin, pero ang diferensya ho, yung tawag nito sa Tagalog? Yung collar ho, yung retro ba? Retro. At saka, tiningnan ko yung tie, signature. Kasi sa husband, masaya-masaya talaga yung sister at saka yung brother. Pero yung maganda na yung cloth ng tie. Gusto ko yung tie. Pero papaano yung 1970 pa kasi yung style, yung kanampala ba? Alam niyo yung pala, yung sa bangka ba? Yung malaki ba? At saka yung pantalon, yung andil. Yung ganito. After I showed it to Sister Delia, sabi ko, Lord, thank you so much. I have that gift. I gave it tight. Tinex ko yung brother, sister ulit. Sabi ko, thank you so much. And you know what? Following Sunday, I tried to wear it. And you just imagine how was Pastor Bernie. Hindi naman masyadong malaki yung anvil ba yun? Yung edge ng pantalon pag ilalagay mo sa lamp na natatabunan. Tsaka dito yung very tight. Tsaka sinuot ko talaga. And then nakita ko sa salamin, pakay man sa akin. Then I realized, hindi pala yan sa damit kung hindi sabi nila sa pagdala. Yung attitude ba? Now, I like you to understand, thanksgiving, yung gratitude is both an action at saka attitude. Sabi natin, action? Action. Attitude. Anong ibig sabihin nun? Yung magpasalamat tayo sa Panginoon, kailangan gagawin talaga natin. Papalabas natin sa bibigo natin, sa ating puso. Yung ginagawa natin kada Sunday, tinataas natin yung kamayo natin. Kasi thanksgiving is an act. Pangalawa ho, thanksgiving is an attitude. Kailangan galing mo yan sa puso. Balikan ko yung sinabi ko kanina, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi tayong pinipwersa niya. Hindi tayang nilalagyan ho niya ng tago sa manaligo natin. Nire-remote control tayo na kada linggo na parang program ba na Panginoon, salamat sa pagkat binless ninyo ako. Amen.
Hindi ho robot na pinoprogram. Hinihintay talaga ng panahon ho, hinihintay pala ng Diyos ho, na tayo talaga ay babalik sa Kanya, papasalamatan ho natin siya. Amen? Amen. Dami yung mga bagay na dapat hong grateful tayo sa Panginoon, sa good health ho natin, isa na talaga number one ho yan eh. Amen? Amen. Eh, tuwing makakita tayo ng mga kaibigan ho, na pareho natin noon, ang ganda ho ng katawan, tapos magka-diferensya na. May isa kaming kaibigan na ilang taon na hindi namin nakita. Dito lang ho sa Zamboanga City, kahapon ho, may isang activity kami. Kasabay kami ni Sister Delia, halos maluha ako sapagkat itong kapatid na to, close po sa amin eh. Nagbago na ho, yung buhok puti-puti na ho. Tsaka yung kanyang katawan ho, gumano na ho. Ang tao kasi pag tumatanda, ano ho, normal ho yan na parang isang ano ho, ganito, isang straight na kahoy ho, dahan-dahan na gumaganon. Hello, amen. Kaya nga, walang hindi gusto, walang taong gustong maging ano eh, matanda eh. Pero nakita ko yung kapatid. Tapos ho, siya ho'y nakatungkod na ho. Dalawang beses ho na ano ho, nag-stroke ko. Ako'y halos naiyak nung nakita ko siya. In-embrace ko, kinis ko, nag-bless ako sa kanya kasi he's older than me. Pag-uwi ko kagabi, nag-pray ako. It wasn't for me, it wasn't for my family, it wasn't for our church. Yung number one prayer ko kaninang umaga ho, pag-ising ko sa morning devotion, ang unang pinag-pray ko yung kapatid na yon. Sabi ko, Lord, habaan mo pang kanyang buhay. Kung pwede ho, Panginoon, kasi walang imposible sa inyo, papagalingin mo siya sa kanya hong karamdaman kasi half body paralyzed. Gumagano, no? Pag pumupunta sa siya, gumagano, tumitingin ho sa asawa. Naintindihan ko yung mga ano eh, yung mga sign, hindi yung sign language. Sa tingin lang ho, mga asawa, lumapit yung asawa, pumunti ho sa siya kasi hindi niya kayang mag-iing siyang mag-isa. Look at you, how well, how healthy are you? Are you thankful ba to the Lord always that you are in good health? Amen. Amen? Amen. What naman yung attitude na parang nilalait-lait ho natin yung mga kapatiran ho natin na may sakit. Ipag-pipray ho natin silang. Ibig kong sabihin, tayo hong lahat, kailangan grateful na tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Sa kanyang kabutihan at kagandahan ho, sa buhay ho natin. Amen? Amen. Yung mga anak ko natin, ang liliit pa noon. Ngayon, ang lalaki na ho, nakapagtatapos na ho sa pag-aaral, nakapagtrabaho na po. Dapat pasalamatan natin ang Panginoon eh. Amen. Yung mga liliit na negosyo natin, noon ho ay nagpiprito-prito tayo ng saging. Dahil doon, nakapagtapos pag-aaral ang mga bata, nakapatayo tayo ng bahay, ano mga klaseng negosyo tayo meron. I tell you ladies and gentlemen, hindi lang ako sa mga maliliit na bagay, hindi po sa mga malalaking bagay, hindi kahit no sa mga maliliit na bagay, kailangan marunong tayo magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan doon natin si Lord. Yung isang araw ho, nirelease na yung grades namin. Thursday ho yun. Timing ho na final exam din namin. Eh, nung ako'y nagbabasa ho sa ano namin, sa leksyon ho namin sa libro, nag-memorize ako, nagbabasa. Suddenly, may isang mensahe galing ho sa professor ho namin. Wrong timing pagpadala ba ng mensahe. Sabi niya, yung mga grades ho ninyo, ang subject na yun ay torts and damages. Sabi niya, congratulations sa mga nakapasa. Pero sa mga hindi, see you next year. Eh, nung nabasa ko yung study, nawala ako sa focus ha. Nawala ako sa, oh Lord God, Lord God. I pray Lord na hindi ako babagsak. Excited naman si Sister Delia, no? Praise God. I'm very happy nandito si Sir Ed. I-remind ko, Sir Ed, apat na lang na buwan po by God's grace. Oh. Ready na yung alam? Americana? Sabi kay Ma'am Rosa, ready na yung alam? Old dress? Sila yung dadaling ko kasi kasama.
Pagpunta ko sa school, nandun yung professor, hindi nga nag-i-smile. Pero may isa ko kaming classmate, nakalapit doon sa kanya, sabi niya, pasado kayong lahat. Alam ko ninyo mga kapatid, talagang ang ganda ho ng answer ko sa test questions ko. Kasi nai-inspire ako, kahit na yung mga kaibigan ho namin, mga kaklase namin, nakakaroon ho ng stress, sabi nila, yes, thank you Lord, thank you, thank you. Kasi kahit stress ho, nakapasa ho. Amen? Yung naging 15 years old ako, first birthday ko po, na born again ako, walang-wala talaga kami noon. Yung papa ko kasi may sakit na the time, lolo ni Jaylan, no? Eh, walang-wala talaga kami at that time. I was 15 years old, first birthday ko po, na born again kami. Then, we were seated together sa table ho. Yung mama ko po, sabi niya, kain na tayo, lunch time. May rice ho, yung ulam ho namin. Ginamos, alam mo ninyo ano yung ginamos? Sarap yan, ano? Especially yung ano, yung sahog-sahog niya, sahog yung tao nun. Ilalagay sa kanin. Nag-mouthwater ako ah. Pero tumulo talaga ng luha ko, sabi ko, Panginoon, first time ko to na nag-birthday na ganito. Alam po ninyo, tinatry lang talaga ako ng Panginoon at the time kung magko-complain ba ako or marunong ba ako magpasalamat sa Panginoon. I tell you, dami hong panahon ho na taon nito, itatry tayo ho ng Panginoon. Sino yung mga estudyante dito? Ang pera lang ho sa bulsa ho ninyo, pamasahi lang talaga, patungo sa ano sa eskwela. Wala na ho pamasahi pa uwi. Nakaranas ako niyan, going sa Wingsu. 5 peso lang talaga. Minsan, yung isang araw, ano, first year pa ako, wala talagang bulsa. May shortcut man, patungo sa Wingsu, lakarin ko. Pawis na pawis. Later on, I realized na kailangan ko palaga mag-exercise. It became a blessing in disguise ba? So how would you do it? Yung walang-wala or little lang meron tayo? Will you be still able to tell God, Lord, thank you so much? Ang dali kasi magsabi kay Lord, thank you Lord, pag nasa abundansya tayo, no? Amen? Pagbago yung cellphone, bago yung sapatos. Pero mahirap po, yung walang-wala ba? Yung kalsitin mo, kaisa-isang kalsitin na ginagamit mo araw-araw, nilalabhan mo lang kada gabi, ilalagay mo sa hangin, pina-electric fanan mo, wash and wear, bumigay talaga? Na naging roto na ba? Would you be able still to stand before God and tell Him, Lord, kahit o putit na yung ano ko, yung midjas ko, thank you pa din, maraming salamat pa din. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Amen? God does not force us to thank Him, but He expects us. By the way, I would like to leave you in the Old Testament. Kasi yung sa Old Testament, meron tatlong klaseng fiesta, special activity, religious activity na nire-require talaga ng Diyos. Well, this is the Old Testament, no? Na the people of God will have to appear before Him. Pwede ko nating basahin. Sige daw. 1, 2, 3. 3 times a year, all your males shall appear before the Lord your God at the place that He will choose you, at the Feast of Unleavened Bread, at the Feast of Weeks, and at the Feast of Booths. They shall not appear before the Lord empty-handed. Iba kasi yung Old Testament at saka sa ating panahon ngayon, no? Sa New Covenant. Sa kanila kasi, panay sugo ko eh. Kaya nga, 10 Commandments. Sinugo ho ng Diyos, sabi niya, may dalawa hong bagay dito, sinabi ho ng Panginoon, ni-require ho niya, sabi ho ni Jehovah God, 2 of them, all men are required to go. Pangalawa ho, and not to appear before the Lord empty. Sa isang taon ho, may 3 klaseng piyesta na lahat hong mga lalaki, yung mga babae excluded kasi sila yung naiiwan sa bahay. Ang mga lalaki ho ay nagre-represent ho sa kanilang individual families and homes. As I told you, this is the Old Testament.
God required them to go to Jerusalem thrice in a year. These were the Feast of the Tabernacles, yung the Feast of Weeks, that is the Feast of the Tabernacles, Feast of Weeks, at saka yung Passover. Tatlo yung ano, klaseng fiesta. And all of them, sabi ng Panginoon, must not appear before the Lord empty. Hindi sila dapat pupunta sa templo na wala hong dala. It was, you know, a requirement of thanksgiving to the Lord. And you know what? Ginagawa talaga ito ng mga Hudyo noon. And no wonder, all of the Jewish people in the world are being blessed by God. May nabasa ako mga kapatid, isang libro, wala hong Hudyo na makikita natin sa anumang dako ng mundo na hindi ho sila mayayaman. Dito sa Pilipinas, yung mga Ayala, pag ikaw ay nakadiposito ho sa BPI, ang may-ari ng BPI, Ayala, Philippine Jew yan. Pag ang cellphone mo ay Globe, Ayala ho ang may-ari. Kahit saan sila pumupunta, pag umiinom ka ng Coke, ang may-ari ng Coke, ano ho? American Jew. Bakit ito sila binibless? Kasi sila ho, sa kanilang puso, tinitrain sila talaga ng kanilang parents. Thankful talaga sila kay Lord. During the time ho sa Old Testament, when they go and feast together in the temple, dadala ho yan sila ng animal. Yun ang i-offer nila. There are parts in the animal na yun ang i-burn nila, susunugin ho nila. Ang belief ho nila, yung aroma, the smoke will ascend into heaven, aakyat ho sa langit yung ano, yung kanyang asuho. At ang belief ho nila, pag masimuy ho yun ng Panginoon, ang Panginoon ay matutuwa sa kanila, i-bless ho ng Diyos, balik sila. God would bless them in return. And then, part of the animal, yun ang kakainin nila. Masayang-masaya talaga sila when during the feast. May tao ba dyan? Amen? Gaya lang sinabi ko, ladies and gentlemen, why I am delivering this message to prepare our hearts next Sunday. Amen? Next Sunday, hope Thanksgiving na ho natin. New covenant tayo, hindi tayo nire-require ho ng Panginoon, pero ini-expect tayo ho ng Diyos. Amen? Wala ho tayong contribution. Wala ho. Pero ini-encourage so tayo next Sunday, huwag tayong mag-absent. Amen? We come together with our family. We come together with all of the members of our family. Pag-pray ho natin na hindi tayo magkakasakit next week ho. Wala naman tayong morning service next week. Alas 9:30 hanggang alas 11. Sa gabi ho, wala din. Combination ho yung service ho natin. Mula alas 3 hanggang alas 5:30 o alas 6 ho ng gabi. Pupunta ho tayo dito. Ini-encourage ko kayo, lahat ho tayo mga kapatid, maging grateful ho tayo, mapasalamatan tayo, mapasalamatin tayo sa Panginoon. Dala ho tayo kahit ano ho. Magluto ho tayo. Sa makakaya ho na sa bulsa ho natin, yung pariho, yung sa piyesta sa, ano, sa probinsya ho, nauutang talaga ng pera para bibili lang ho ng kalabaw. Tsaka yung kalabaw ang ano ho, ibubutcher, tsaka ipapakain ho sa buong baryo. Huwag natin gagawin yon. Yung kaya ho natin, sabihin mo yung katabi mo, sabi mo yung kaya ho natin. Sa kapag sasalusaluhan natin yan dito sa simbahan, yun ho ang pagpapasalamat natin sa Panginoon ba sa buong taon na naging maganda yung buhay ho natin buong taon. May mga trials man tayo, may mga testings man tayo, pero nalampasan ho ba natin? Amen? Dumaan man tayo ng bagyo, kahit anuman ang nararanasan ho natin, pero hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Yun ho ang essence, bakit natin gagawin yan next Sunday. Amen? May dalawa ho tayong mga members ho, na lumapit ho. Sabi ho nila, Pastor, dahil sa kanilang saya ho, sabi ho nila, magdodonate ho kami ng lechon. So ladies and gentlemen, ngayong sunod na linggo, may dalawa ho tayong lechon. May isa hong kapatid ho tayo, sabi niya, Pastor, mag-donate ako ng ano, ako na sa soft drinks.
150 sa mga 7 cases siguro yan. May another brother and sister couple ho, lumapit kay Sister Delia, sabi nila, kami na din sa soft drinks, Sister Dels. So tinignan ho namin sino yung nauna, eh yung sister ho, sabi ko, sabihan mo na lang yung si brother and sister na mag, gusto mag-donate sa soft drinks, na meron na tayong soft drinks. Huwag pasubrahan, no? Kailangan isang ano lang, butilya lang, kasi detrimental na pag uinom tayo ng dalawang ano, 12 ounce na Coca-Cola. Amen. Huwag magpasobra mga kabataan ha, sa sugar. Hello. Palakpakan na natin ang Panginoon. Eh, meron kaming pabo ho sa bahay, ang lalaki na ho. Kung nakwenta ko yung ano, yung isa ho, yung pinakamalaki, aabot siguro yung 7 kilograms. Yung another po lalaki, akala ko 3, pero pinil ko, Brother Arnel, parang 5 kilograms siguro. Meron ho tayong tatlong ano ho, turkey, roast turkey ho, ngayong linggo. So yung hindi kumakain ho ng baboy, pwede ho sa turkey. Meron tayong mga brother and sister ho, na magdadala ho ng lukon. Ano yung dalhin mo? Sigurado ang wala pa tayong kanin. Kasi ilan na yung ano, sabi ng ano, pastor, dadala ako ng ganito, ganyan. Ang hindi ko pa narinig, wala pang nagsabi na dadali ho ng kanin. Nag-uusap na yung mga women natin, baka doon ilagay daw sa likod, sabi ni Sister Delia, doon din sa... I-ano natin yan ngayon, kaya nga huwag tayo kaagad umuwi, mag-usap-usap tayo, magtutulungan ho tayong lahat. Amen? Seryoso ako, walang pang nag-ano sa kanin. So sinong gustong ano mo ng kanin? Hindi siguro yan kaya ng isang pamilya kasi ang i-prepare ho natin 150. You know, ang count ho, ang head count ho natin, pag lahat ho tayo pupunta ho sa church, morning at saka sa gabi. Including ho yung mga kabataan. Gusto ho natin na sa Thanksgiving, hindi yung magkukulang. May mga naikasal na kasi ako, hindi dito sa Zamboanga, yung sa Baryo-Baryo. Sa dami ho ng ano, na nag-attend ho sa kanilang wedding, hindi ho na-estimate yung budget kasi yung mga na-invited, yung na-estimate. Eh, alam na nila sa baryo, sa ano ba, yung kakasal, kahit hindi inimbita, pupunta yan. Yung nag-invite, mag-invite. Yung pangalawa na in-invite sa in-invite, mag-i-invite. Yung na-invite sa ki-invite na nag-invite sa ki-invite, i-invite. Kaya pagdating, alam po ninyo, by batches ho, kukuha at saka ano ko kaya, kawawa talaga yung ano, yung ikinasal kasi nakakahiya yun. Na yung mga iba ho, busog na ho. Yung iba, wala nang makuha kasi uubos na ho. Salamat sa Panginoon, sa dami ho. Sa 25 year, mag 25 tayo tomorrow, next Sunday. Hindi naman tayo naubusan ho ng pagkain. By God's grace, amen? Amen. So, ayun, mag-usap-usap tayo kung gusto ho ninyong kanin. Pero huwag naman lahat kanin, no? So, sino yung gusto ng pansit? Ayun, mag-usap-usap tayo. Yun ang pagkasalamatan natin sa Panginoon. Amen? Tsaka, magluto ho ng maaga. Kaya ginagawa natin alas 3. Kasi matapos tayo alas 11, magre-rest, alauna, maligo, punta tayo sa church na nakaagwa, ha? Amen? Punta tayo sa church yung magandang maganda. Punta tayo sa church. We don't require us to wear high heels. We don't require us to be at yourself. Pero pag mag-appear tayo sa Panginoon, yung ano talaga natin, yung the best, amen? Amen. Mayroong guest po tayo, si Bishop Chris Florita. Mga 5 to 6 years na siguro hindi siya nakapunta dito sa Zamboanga. He will come and he wants to see us all. Excited ba kayo mga kapatid, amen? Amen. Yung mga Hodyo, magasto sila eh. 3 beses, 1 taon sila nagta-Thanksgiving. Tayo, 1 taon lang. Amen? Nag-prayer talaga ako nung few weeks ago. Kasi yung dalawang pabo ho namin, dahil sa ulan-ulan pa, talaga nagkakasakit sila at saka gumagat. Pinag-pray ko talaga, nililihans ko, Lord, paabutin hanggang November 12 tong mga pabo to. Pinainom mo namin ang ano, medisina ni Arnel.
bumalik, lumagsik. Balik yung ano, yung pato. Pinapakain ko yung ano, yung pasaoba, yung ano, yung kanin. Sabi Sister Delia, hindi, bumili ka ng feeds. Yung tag 30 kilo, sabi ko, mahal ito. Sabi ni Sister Delia, para tataba. Para sa November 12, kay i-butcher sa November 12, following day, ililichon. Naanang kawayan eh? Oo, oh, no, sila na Brother Dudo, lichon na. Praise God. So excited na tayo, amen? And I would like to encourage that, let us come before the Lord with something. Hindi yung empty-handed. Yun ang tinitrain natin dito sa simbahan na hindi lang tayo tagatanggap. Kasi sabi ho ng Lord, mas binibless niya yung mga nagbibigay. Gusto ho natin more blessed ni Lord yung 2017 ho natin. Amen? Kaya mag-ano tayo, inisip ko Panginoon, next year magbabar ako. Kailangan Lord, tumumpagong to. Lord, ito yung pasalamat namin sa inyo, Lord. Ay sino yung sisimula ng negosyo next year? Sino yung magtitake ng exam next year? Yung isipin ho natin na may ibigay tayo sa Panginoon, ma-express ho natin yung thanksgiving natin kay Lord. Amen? Pagsasalusaluhan natin yung lahat. Amen? Palapakan doon natin si Lord. Ito yung sinabi ni God sa New Covenant, sa New Testament. Sa Hebrews chapter 13, verse 15, sige daw, 1, 2, 3. Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, and acknowledge His name. Tatlong beses ho sa Old Testament, isang taon. Then ngayon, nasa New Covenant na tayo, we cannot say, Old New Testament na tayo. Wala na yung ano, Thanksgiving, hindi ho, ang continuation, ang continuity niya, sabi ni Lord, na let us continually offer. Sa atin ho dito, yung kustombre ho natin, once a year we do it. Hello, amen. I-next natin yung mga miyembro natin na nasa labas, ha? Yung mga anak ho natin, yung mga kapatiran ho natin, yung pinsan na nasa labas, miyembro ho ng Acts, i-remind ho natin sila para ho sa Thanksgiving. Kasi blessed din sila dun eh. Kailangan ma-express ho natin ang Thanksgiving natin kay Lord. One of the last verse, or the last verse I would like to bring on is in Proverbs chapter 3 verses 9 and 10. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all of your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Now, ngayong following Sunday sa Thanksgiving natin, we lead us into an entry to 2017 to have our barn. Sabi ho natin, barns. Sabi, sana ng barns kamalik. Sana nilalagay yung ano, yung ani ng mga magsasaka noon. Sabi ng Diyos, mapupuno yun ang barns ninyo, yung saan nilalagay yung harvest. And your vats will be bursting with wine. Yung mga Hudyo kasi noon, isa sa kanilang mga produce ay ano, yung sa ubas. Kaya nga, kung saan yun pinipisa nila yung ubas, kinukuha nila ng Diyos, ang tawag nun, vats. V, as in vats. Yun ang sabi ng Panginoon. In time po sa atin, yung barns at saka plenty ho natin, yung negosyo mo, yung pag-aaral ho natin, yung pinagkakitaan, saan tayo, yung ano ho natin, yung income, pinagkakitaan ho natin, sabi ni Lord, He will bless them. So ngayong Sunday ho, amen? Huwag tayong mag-a-absent. Huwag natin isipin na wala kasi kaming madala, pastor. Wala kaming maibigay, pastor. Hindi, may ibibigayan si Lord. May ibibless talaga si Lord. By the way, wala pang nagsabi ho sa akin, magdala ho ng saging. Pwede saging ano, lakatan, saging tunnan, pero pwede din magdala ho tayo ng saging laga. Sabayan mo na lang ng ano, ng ginamos. Okay lang ho. I'm not kidding. I'm not joking.
kung anong tao dito, pero kung makaabot ka gani, makabili na ano, ng ibang pagkain kaysa saging, yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Hindi, sinasabi ko yung walang-wala talaga yung pastor, pwede yung saging ibigay ko natin sa Panginoon. Ito pang masarap, yung kamote. Masarap yung ano kasi, pag may mga kapatiran na tayo na diabetes, pinamaganda sa kanila is yung kamote. Kaya nga, para mga choices tayo ba? Kaya nga may turkey tayo kasi yung mga high blood, hindi ko hanggang tingin na lang sa ano. Ligaw tingin na lang ako sa lechon. Dalawang lechon yan. Isa nung side, isa dito din sa side. Bye-bye lechon. By choice, hindi na talaga ako kumakain ng lechon. Magdadalawang taon ako. And I would like to close my message with quoting this passage. Being your pastor by God's grace, I just wish that all of us will be very excited for our coming Thanksgiving next week. Amen? I cannot wait for the next Sunday then. We can stand before the Lord and tell God, Lord, thank you so much for the entire year. At saka, celebration din natin yan, 25th year natin dito sa Zamboanga City. Saka nga, kaya nga, ano, it's a double celebration. It's not just an ordinary Thanksgiving. It's our full celebration for our existence here in Zamboanga. God has really been very, very good in our lives. Amen? You received the word of God? Amen? Tayo ko tayo mga kapatid. Pray ko tayo. Lord, tinanggap ko namin ang inyong pong salita ng buong puso. Masayang-masaya kami ngayong umagang ito, Lord, sa inyo.